ito yung ating ibibend ngayon, mga kamital. Pin natin siya ng 90 degree. Ito ay channel bar. So medyo makapal ito. O yung ating babasihang radius. Kasi itong 2 inches na elbow. Okay? So yung take off nito is 3 inches. Yan. Kasi 2 inches itong ating elbow. So ito yung ating pagbabasihan, yung kanyang arc dito sa ating channel. So ibibend natin siya pag ganun. Ito yung ibibend natin. Okay? So dito sa ating channel bar, diameter nito is 2 inches by 1 inch. So dito tayo magkuha ng kanyang bend, kasi yung bend natin is pa ganun. Ito yung naka ibabaw. Ayan. May naka ganyan siya. Yung radius natin, ito yung ating susundin. Okay? So ngayon, kukuhanin muna natin yung length nitong ating arc length. So paano natin makukuha yung length ng ating arc length? So ito, mga kamital, pwede nyong gawin ito sa kahit tansyahan lang. So ito, para sa mga baguhan, ay gagawa natin ng calculation para masundan naman ng ating mga baguhan, lalong-lalo na kung magdi-DIY sila at magbibend sila ng mga metal. Gaya nitong ating channel, angle bar man yan or yung ating pipe. So doon sa mga marurunong na, ginagawa na lang nila nito ay tansyahan na lang yung kanilang ginagawa. So hindi na sila bumabase kung ano man ang radius na pagbabasihan nila. So dito, para ito sa mga beginners na gustong matuto, so gagawa natin ng tamang calculation kung ano yung tamang pagbibend na ibabase natin doon sa kanyang radius. Okay? So ngayon, kukuhanin muna natin yung kanyang arc length nito. So paano natin makukuha yung arc length nito? So kung gusto nyong matuto sa pagkuha ng arc length at saka sa chord length, meron na tayong mga previous videos nyan. Tingnan nyo lang at ilalagay ko lang dyan sa screen o dyan sa ating description box pagkuha ng arc length. So sa pagkuha ng arc length, ito lang yung kanyang formula. 2 pi r times degree over 360. Yan yung pagkuha ng arc length dito. So hindi tayo magbabase dito sa gitna. Dito tayo magbabase sa kanyang pinaka ibabaw. Okay? So ngayon, ito ay 90 degree. Kukwintan natin kung ilan yung length niya dito sa arc length niya. So 2, i-times lang natin yan sa pi. Yung radius niya nito, sa pagkuha ng radius nito, yung take off ng ating 2 inches na long radius pipe is 3 inches. So kung mayroon din tayong video niyan kung paano mag-calculate ng take off, diyan ipa-plus ko lang din diyan sa screen at sa ating description box. Panoorin niyo lang pagkatapos ng ating video na ito. Okay? So yung take off natin nito is 3 inches. Tapos i-add natin itong kalahati ng ating outside diameter nitong ating pipe, nitong ating elbow. Itong outside diameter nito is 60. Yan, 60 millimeter or 6 centimeter. Yan yung outside diameter ng ating standard elbow na 2 inches. Okay? So yung ating 3 inches, kung i-convert natin yan sa millimeter, 3 times 25.4 is 76.2 millimeter. Kung i-add natin yung kalahati nito plus natin yung 30 is 106.2 millimeter. Okay? So yan na yung ating magiging radius dito. Yan, i-times natin yan sa ating 106.2. Okay? So yung ating, i-times natin yan sa degree. Ito yung ating 90.
over 360. Ito ating 360 degree guys, mga kamital. Ito yung kabuang circle. Kung ito ay, ito ay 90 degree ito, kung magiging apat ito, magiging buong circle yan. Yan yung ating 360 degree. Okay, so i-calculate natin yan kung para makuha natin itong ating arc length dito. Okay, 2 times yung pi natin is equivalent noon sa 3.1416 times pi. Yan yung kanyang pi, times natin sa radius niya is 106.2. Tapos 90 degree, kung ano yung degree na kukuhanan ninyo ng arc length, ito yung ating kukuhanan, 90 degree. Kung 45 degree lang naman yung kukuhanan ninyo, so 45 degree lang din yung ilagay nyan. Yan. So ito yung kukuhanin natin, 90 degree, dahil gagawa tayo ng 90 degree bend. 90 over 360. So 166.8 or 167 yung kanyang arc length itong ating elbow. Okay? 167 mm yan. So sukatin natin. So yan. Klaro ba? Yan, 167 mm yan. So ganyan yung pagkuha ng ating arc length. Okay? So ngayon, ito yung ating imamarka dito sa ating channel bar. Mamarka tayo dyan ng 167. So, simula rito, simula tayo rito. At simula rito, 167. Simula tayo sa 10. So yan na yung ating 167 guys. So para may bend natin ito ng 90 degree, maghati lang kayo dyan kung ilang division yung gusto nyong hahatiin dito sa 167 para maging 90 degrees siya. So ngayon guys, gusto natin na gagawa tayo ng thin cuts. Thin cuts yung ating ikakat dito. So i-divide natin siya ngayon sa 11 division. So 11 division magiging thin cuts siya. Okay? Yung 167 divide natin sa 11. So magiging 15 mm yung kanyang every distance dito. So hatiin na natin yan, 15. Yan, 15. So yan guys, yung ating 167 hinati natin yan sa 11. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. So magiging 10 cuts naman siya ngayon guys. So yung ating cuts ay magsisimula rito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay? So dito sa gilid-gilid, huwag na nating patingin yan. Okay? So ngayon naman, sa ating pag-cut nito, ito yung ating kukuhanan ng para makuha natin yung kanyang degree. Okay, so ginawa natin yan, 10 cuts. Yung ating 90 degree, kung i-divide natin yan sa 10, kasi 10 cuts yung ating ikakat natin, 90 degree yung ating gagawin. So magiging 9 degree yung ating bawat side nito. Yan, 9 degree yan. So, yung gagamitin nating cutting wheel, yung kapal nito is 3 mm. So gigitnain lang natin yan. Yan. Tamang-tama na yan sa 90 degree ng kanyang pagbibend. Okay?
So ngayon, itatry natin yung kakatingin. So dito, mamarkahan nyo rin dito para sa pagka-cut niya. So ayan, namarkahan na natin magkabilaan. So ito yung kakatingin natin dito. So ito na guys, nakating na natin at ibibenta lang natin ito. So yung cut natin is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So 10 din doon sa baba. So yung bend natin is pa ganun. Okay, so i-bend natin. So yan lang guys, yung ating pag-bend ng ating channel bar sa 90 degree. So okay na okay yung cut nya. So ngayon, i-welding na lang natin to. Okay. So ayan na siya mga kamital, yung ating 90 degree bend ng ating channel bar. So ito yung ating kinuhanan ng radius. Itong ating 2 inches na elbow. Yan, magkaparehas yung kanyang radius niyan. Yung kanyang arc. Arc niya dito. Ganon din yung arc niya dito. Okay? So depende yan sa inyong mga kamital kung ilang radius yung inyong gagawin sa inyong 90 degree elbow. Depende yan, pwedeng tataas dito. So kukwintahin nyo lang kung ilan yung haba ng inyong arc at ilang division yung inyong gagawin. So doon sa ating previous na video, yung ginawa natin doon ay angle bar. So kinating natin yon, hindi natin yon binibend. So actually pipe sana yung gagawin kung iba't ibang klaseng degree ng ating pipe. So wala tayong available na pipe, na mga scrap pipe lang kasi yung ginagamit ko dito mga kamital. So mahirap kasi pag kumuha tayo dyan sa mga bago. So ito yung nakita kong gagawin na lang nating example yung ating channel. So actually parehas lang naman mga kamital kung kukuha kayo ng mga degree ng inyong pipe or angle bar or flat bar, parehas lang yung kanyang calculation. Or kahit inyong ibibend na pipe or ano man yan, angle bar or tubular, parehas lang din ganito yung ating pag-calculate. Okay? So itong video na ito ay tamang calculation ito, at kung ayaw nyo naman ng calculation at gusto nyo lang ng tansya-tansyahan lang, pwede naman, walang problema dyan sa tansyahan kung gusto nyo. Itong video na ito ay para lang sa mga beginners na gustong matuto sa pag-calculate ng ating mga binding. Okay? So I hope meron kayong natutunan mga kamital sa ating munting binabahagi sa inyo na kalaman. So I hope nagkaroon po kayo ng idea.
kung paano ito gagawin. So maraming salamat sa iyong panonood, at bago tayo magtatapos mga kamital, kung bago pa lang kayo dito sa aking YouTube channel, ay huwag kalimutan mag-subscribe at i-like, at i-click nyo na rin yung ating notification bell para updated kayo lagi sa ating mga bagong videos na upload. So yun lang mga kamital, at maraming salamat po sa inyong lahat. So bye bye.